Sa unang laro pa lang ni Enciso, nararamdaman na ng SMB na napipressure ito sa bigat na role na binigay sa kanya, at dahil hindi masyado naging magandang performance niya, si Enciso ay hinahamon ngayon ng SMB na kapag nagawa niya ang role na gaya ng ginagawa ni Kabagnot, siguradong magiging forever home na niyang SMB. Kung hindi, ako, baka ibabalik na lang uli si Kabagnot or tatarget ulit na ipapalit sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kaya pala dun sa laban nila sa Blackwater, gumanda ang performance ni Enciso na 13 points kasi yung hamon ng SMB at mga fans na sana raw maging worth it naman ang trade. Ayon kay Coach Leo Ostrea, yun ang performance na gusto niya makita lagi. Nakikita kasi nila ng kabado sa game at hindi na masyado gumagawa ng play. Alam niyo ba mga Koys, sobrang tagal na ni Enciso pinangarap na makapaglaro sa ganitong klaseng team at dito magretiro. Kaya naman, ang opportunity ito ay hindi dapat baliwalain. At ang SMB naman, inoobserbahan lang din si Enciso. Inamin ni Coach Leo na mataas ang expectation nila kay Enciso na parang feeling nila si Kabagnot 2.0 ito. At sa katunayan, kinonsidera nila na si Enciso ay isang key player, pero ang mga netizens sinasabi nila na pwede kang maging magaling na guard pero hindi ka magiging isang Kabagnot. Nag-isa lang si Kabagi na kayang dalhin ang team to the next level. Tingnan mo naman kung ano nagagawa niya sa Jeep. Yung leadership niya sa SMB, kuhang-kuha pa rin sa Jeep. Si Kabagi, magaling gumawa ng plays at assists. Ang hinihingi lang naman ng SMB kay Enciso ay mapuna ng missing piece at gawin ang dapat gawin. Ang SMB kasi may standard yan sa isang player at gusto nila na ipakita mo yan agad sa kanila. Sa ngayon, unti-unti nang umaangat ang stats niya at hiling ng SMB na sana magtutuloy-tuloy na yan. Ang tanong, paano kung hindi niya ma-maintain ang mataas na marka? Sa pagkakalam nating lahat, kilalang SMB na laging nagpapalit. May mga sources din at column ang nagsasabi na hindi rin yan magtatagal, especially kung nagsaslumping ka ng sunod-sunod na games. Ang plano ng SMB, ibalik ulit si Kabagnot. Naku naman. Or magta-target ulit ng bagong ipapalit. Ang gusto sana ng SMB, yung fresh legs na wingman na may mataas na basketball IQ. Siyempre, nagpapabata nga eh. Yun ang totoong revamp nila na tanggalin sa lineup ang mga may edad kahit effective pa sila. At syempre, number one team na involved dito ay Northport. Nako, Bolig, ikaw na ba ito? Hindi ko pa alam. Si Kabagi, ilang beses nang binigay tas pinabalik. Kung kaya lang naman Enciso, bakit papapalitan? Kung sa bagay, si Enciso 30 pa yan. Palagay ko, hindi pa huli ang lahat para makapag-break out every game. Especially na wala si Chris Ross at hindi pa po siya makakabalik until holidays. So yung Kabagnot plus Ross, gusto ng SMB na saluhin niya. Sabi ni Coach Ostrea, hindi ka lang isang shooter dito, kundi isang point guard. Pero mas nagagawa niyang maging isang point guard, pero nawawala ang pagiging scorer. Grabe kasi agad yung mga role na binigay sa kanya. Pero kung gusto talaga ni Enciso magkaroon ng magandang career, no choice. Dapat niya gawin ang lahat ng ipapagawa ng SMB sa kanya. Okay mga Koys, next update naman tayo. Naku, mukhang mahihirapan ho ang NP na palitan ng import nila. Yung pagiging importless ang tinuturong dahilan kaya natatalo sila. Oh, talaga coach? Meron na po silang napupuso ang import pero hindi na muna sinabi kung sino. Wala namang problema kung magpapalit sila. Ang problema, hirap makapasok ngayon ng mga import sa ating bansa. Ang mas nagpahirap, sobrang dami ng health protocols. Sa pagkakaalam ko dati, kailangan makahanap ka ng replacement within 3 days. Pero ngayon, parang napaka-imposible naman ng 3 araw. Ay, parang malas ngayon ng NP ha. Medyo masama ang record nila. Ayon kay Kume, dati may fine kung mahuhuli sa replacement. Ngayon, considered po ito dahil sa sitwasyon. Dati kasi, 50,000 pesos kaagad ang sampal sa team ng walang replacement until 3rd game. Tapos madadagdagan pa yan habang tumatagal. Sa ngayon ang NP ang magpapalit. Pero may narinig ako na pati Blackwater magpapalit din daw. Si Cameron ay may knee injury at kinumpirma nila na maghihintay sila kung sinong i-offer ng scouts habang maaga pa. Pero ang ibang teams, kahit hindi satisfied sa mga imports nila, mapipilitan na lang na tumuloy dahil sa sobrang hirap ng pagdadaanan nila. Si Cameron ay hindi ho injury prone pero syempre, sino bang management ang kayang ipredict ang kahihinat na ng kanilang import? Hindi naman talaga may iwasan yan. Sa lineup nga ng NP, dapat may laban yan kahit walang import eh. Hindi ko alam kung paano hinahandle ni coach ang sobrang ganda na lineup. Maganda ang pagkakamix ng rookies at veterans. Pero naiiwan. At hindi ho kasalanan yung import yung standings nila. Si Cameron masipag na import, yung locals maayos din.
Doon lang tayo nagkatalo sa arrangements. So sana makita ng management ang totoong problema ng team at maayos ng lahat. Anyway, para sa iyo, dapat bang magpalit ng import ang NP? Okay mga koy, salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlights sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Dion Mercado, Ed Garcia, Arnold Salazar, Yuan James Alas, Edwin Colobio Channel, Edgar De Vibar, Edgar Barrizo, Theory Landingin, Eli Barrios, Camilan Giselle Bariño, Maru, Rizal Breeze, Willard Fidel, Felix Sinobio at Kai Ganga.